City has the title. Ngayong linggo mga idol, July 29 ay masaksihan na natin ang isa sa ating mga inaabang-abangan na laban sa ating pampato na si The Plus. Nunito Dunairi, ang ating 41 years old na magpapakitang gilas. Well mga idol, na paglalabanan nila ang bakanting WBC dito sa Bantamweight Division na kung saan mga idol, makakalaban niya dito si Alexandro Santiago ng Mexico. Well mga idol, ang tanong dito, kakayanin kaya sa ating pambato na si Champ Nonito The Flash Dunairi na magiging ang pinuli dito sa WBC Bantamweight Division? Despite sa kanyang edad na 41 years old, eh alam naman natin na nung nakaraang laban ay tinalo siya pa kaya TKO ni Naoya Inoue. Well mga idol, para sa akin, hindi nawala ang lakas at bilis ni Champ Nonito Dunairi. Para sa akin ay mananalo ang ating pambato. Basta, kailangan lang hindi manggigil at ang kanyang distansya ay talagang kumbaga hindi makapasok itong si Alexandro Santiago dahil sa lakas at bilis. Inunito, Dunairi, lalong-lalo na ang kanyang lip hook at saka body shot ay sigurado talagang may kalalagyan itong Mexicanong ito. Sa kabilang banda mga idol, ang ating pambato si Cuadros Casimero at Naoya Inoue, ang monster ng Japan. Ang current WBO, WBC, Super Bantamweight Champion na kung saan ay talagang pinag-uusapan na naman ngayon mga idol. Dahil mayroon tayong nasagap na balita na mismong Naoya Inoue, ang monster ng Japan at ang kanyang manager si Ohashi ay nagbigay na sila ng komento na kung saan ay gusto talaga nilang makalaban si Neri at saka si Casimero. Pagkatapos ng laban dito kay Marlon The Nightmare Tapales sa Undisputed. Kumbaga, 2024 yan mga idol. Dahil gustong-gusto talaga ni Inoue na makalaban si Cuadros Casimero para matapos na ang kanilang bangayan kung sino talaga sa kanila ang halimaw sa Asia. Well mga idol, para sa akin, kapag matuloy ito, napakagandang laban talaga ito. Kumbaga, bilis at lakas dito kay Inoue at dito kay Cuadros Casimero, timing at lakas. Well mga idol, kapag matuloy ito, kahit pa ipusta ang inyong mga kapitbahay na Marites dyan ay hindi talaga kayo magsisisi. Well mga idol, alam naman natin na hindi basta-basta matatalo itong monster ng Japan dito kay Cuadros Casimero. Pero pag nagkamali ng kamada dito si Naoya Inoue, dahil alam naman natin si Cuadros Casimero ay may tinatawag tayong unpredictable movement na kung saan mga idol, itong si Cuadros Casimero ay madaling makapag-adjust depende nga sa kanyang mga kalaban. Dahil dito mga idol ay delikado din itong si Naoya Inoue, baka matulad siya ni Sulani Titi na humalik sa lona. Well mga idol, marami nga sa ating mga kababayan ang talagang nag-worry kay Casimero sapagkat kailangan talaga ang stamina ni Cuadros Casimero. Well mga idol, alam naman natin na talagang paglalaban itong si Casimero dito kay Inoue ay talagang mag-hire sila ng strength conditioning coach para masigurado na kondisyon ng ating pambato na si Alas. Dahil alam naman natin na si Cuadros Casimero lamang ang may kakayahan ngayon dito sa Super Bantamweight Division na tatalunin ang monster ng Japan.